Niyan, Xyra? Tignan mo nga, oh. Mukha namang... Sige na. Please. Sige na. Bibili na. Hoy, Junel. Ano ba naman yan? Anong petsa na yung sinasabi mong pera? Nilalanggam na kami ng kumpare mo. Ano na bang ganap? Ate, bumili nga po ng... Kumpare, mahanap pa kasi ako ng tiyempo. Hintay-hintay muna. Pwede? Anong pangalan mo? Ako pala si Xyra. Okay ka lang ba? Bakit ganyan yung ayos mo? San ka ba nagagaling? Oh, inom ka muna. Hindi mo rin magpasalamat? Iuwi natin siya. Masisiraan ka na ba, ha? Eh, paano kung magnanakaw yan? Iuwi natin siya. Tara na.
Upo ka muna. Vivian? Okay, linis na muna yung kabilang kwarto doon. Doon na lang siya mag-stay muna since wala namang gumagamit nun eh. Tapos, maghanda ka na rin ng makakain natin ngayong araw ah. Tsaka, kuha ka ng damit doon sa kwarto ko. Para yun na lang yung masusuot niya pagkatapos niya maligo. Hatid mo na lang din siya doon sa bago niyong kwarto. Okay? Nurse, ako hindi ka tulog. Vivian, ano na, naantok na ako. Ito na. Oh, ito daw ang kwarto mo, sabi ni Madam. Ito naman ang kama mo. Utang na loob. Bago ka humiga dito, maglinis ka muna ng katawan mo. Ito yung CR, oh. Ayan ang baho-baho mo. Para kayo mga kapitbahay ko, eh. Walang alam kung hindi mamerwisyo. Yan kasi, hindi nag-aral ng mabuti. Wala namang pinagsisikapan. Alam mo, hindi ko mag-get si Sai. Hindi ko alam kung bakit ka ba niya tinutulungan. Eh, mukha namang mamamatay ka na rin eh. O siya, pumunta ka na lang sa sala kapag ready ka na. Ha? Kapag tapos ka na, pumunta ka na agad doon, ha? Ang dating governor makikipinigyan si Loren. Liro itong natagpuan sa simbahan kasama ang kanyang ina. Ayon dito, bumili lamang ito sa lit at pagbalik ay hindi na muling nakita. Panawagan ng kanyang ina na kung sakaling may nakakita kay Loren ay pagbigay alam agad at tumawag lamang sa numerong 2222. Ito po si Jingjing Suarez, nagbabalik na. Magandang araw sa ating banda. Siguradong hindi madali yung pinagdaanan niyan bago natin siya makita. Tingnan mo, ang dami mga sugat tsaka pasa. Loren, huwag kang kabahan, ha? Just stay calm lang. Kaya mo yan. Sige, kilala ka sa akin. Kilala ko. Isusun mo na magalit sa akin sa bus. Oo, sakit lang ito na. Xyra! Psst! Meron ka kong pagkain? Oh, bakit ganyan yung tsura nyo? Alam nyo, masyado kayong halata. Hindi nyo ba nabasa dun sa labas na kasalanan ang pagnanakaw? Paano mo nakita yun? Kunwari ko pa. Baka mamaya gusto mo lang din nakawin yung bibiktimahin namin. Ganto na lang to. Kahatiyan ka namin, di ba? Hay nako, ito talaga si ate. Pinasa pa sa akin yung kasalanan niya. Huwag mo nang ikaila, ate. Nakita ko mismo. Gusto ko lang malaman kung bakit mo yung ginawa. Kasi... Eh kasi kailangan. Hindi ka naman gagawin to kung may iba pang paraan eh. Kailangan mabuhay ng pamilya ko. Wala na ang asawa ko. Ako na lang ang meron sila.
Wala nga akong tinapos kahit anong kurso eh. Anong gagawin ko? Hahayaan ko ang mga anak ko magpalaboy-laboy? Ate, kailan naging solusyon sa problema ang kasalanan? At nagnakaw ka pa? Sa simbahan pa? Sa bahay ng Diyos? Kung ipapagtaguyod mo ang mga anak mo, napapakain mo ng maayos, pero yung mga nanakawan mo naman, posibleng sila pa yung nagugutom kasi sila yung nawalan eh. Ate, isipin mo na lang na hinding-hindi magiging sagot ang pagkakasala. Ako nga, bilang na lang ang araw ko eh. Kaya kahit isang segundo, hindi ko na sinasayang paraan. Maraming paraan, mabuting paraan na walang dahilan para hindi subukan. Salamat ah. Kung sino man ang mga pamilya mo, sana pagpalain pa sana sila. Mauna na kami. Ayun ako. Kaya mo, di ba? Galing-galing mo. Galing-galing mo. Hindi pagiging makasarili ang mag-aangat sa akin sa buhay. Mali ako ng akala. Hindi pala dapat self-love. Sabi kasi ni Mama, huwag akong magbigay ng sobrang pagmamahal sa iba para mabigyan ko yung sarili ko ng sapat. Para mas makalaan ako ng oras sa pag-aasenso ng buhay ko. Sabi niya, mas mabuti Diyos muna. Diyos muna at hindi Diyos lang. Masyado na yata akong nawalan ng paki sa iba. Masyado nang mataas yung tingin ko sa sarili ko. Minamaliit ko na yung iba. Pasensya na. Sorry, Loren. Thank you sa buhay mo, sorry. Mabait sa akin eh, pero ang weird, bakit nung